dapat itong camera ko inaayos ko eh. Saka dapat ito yung lumapit, hindi ako. Anyways, ang dami kong mga excuses. Good afternoon, everyone. This is Joanne and welcome back to my YouTube channel. So, yung nagtanong sa akin nito, nasagot ko na actually. Nag-exchange kami ng chat, message, text, kung ano man tawag doon. And sabi ko, feeling ko na nasagot ko naman ng maayos, pero naisip ko na kapag mas malinaw kung ikwento, mas maraming information, mas maiintindihan, mas makakatulong tayo. Kaya eto naman at gumagawa ako ng pinaka-latest vlog ko about EMS. So, yung nagtanong kasi sa akin, ang sabi niya, pwede daw bang magpadala ng electric guitar? At aaminin ko ng mga panahon na yung pagmulat ng mata ko, sabi ko, oh my gosh, guitar lang pala pwede. Hindi ko nabasa yung word na electric. Kaya nagpunta ako ng post office dahil hindi nga ako confident. So, tinanong ko sa kanila at ang sagot nila ay, pwede. Pwede daw pong magpadala ng electric guitars. So, tinanong ko na rin yung mga ibang information na connected. Kaya huwag kayo mag-alala, masasagot natin lahat yan. Unahin natin dun sa paano yung process ng pagpapadala. Pareho daw yan sa kahit anong pinapadala, whether documents, mga goods, pareho yon. So, kailangan nyo pumunta dun sa website nila, tapos input nyo yung data about doon sa papadala nyo. Halimbawa daw, ano, basta yung mga information about it, kung ilang piraso yan, yon. Tapos tinanong niya din ako na, tinanong niya ba ako dun? Anyways, feeling ko tinanong niya kung magkano. So, bago yung kung magkano, dun muna tayo sa box. Kasi sa mga taga-subaybay, taga-subaybay, 425 subscribed na kayong lahat. Munti ko pang makalimutang sabihin, yon na sa mga nanonood, gumawa kasi ako ng vlog before kung ano yung pinaka-malaking box na pwede niyong mabili sa post office. At kung napanood niyo yon, ganito lang yun eh. Hindi naman yan kalakihan. So, ang gagawin ko, puputulin ko ba yung electric guitar ko para mapadok? Siyempre hindi. Gumawa rin kasi ako ng vlog na yung mga tipid tips, yan. Kung saan, pwede kayo pumunta sa mga Home Depot, mga ganyan, home centers. Tapos doon kayo makakuha ng magandang quality ng box. Huwag kayo pupunta doon sa mga supermarkets kasi hindi maganda yung quality ng box nila. Lalo na kung fragile, lalo na kung ganyang electric guitar. Kung magasgasan yan, ay wala silang responsibility. The urn! Ngayon, pagdating daw doon sa sukat ng box, tumitingin ako doon kasi baka makalimutan ko ano nga bisabi. Na yung haba daw noon, haba, at saka yung taas niyan, syempre ganun din naman yun, di ba? Imagine, ito yung gitara niyo. So, kahit iganun mo, pareho yan, yung taas niyan, at saka yung haba niyan, ay dapat 1.5. Dapat daw na meter, hindi centimeter, syempre. 1.5 meters daw po. So, pag nakahiga, pag nakatayo, dapat 1.5. And then, yung kabuuan niya, yung pinakakatawan niya, dapat daw ay 3 meters. We're talking about yung size ng box, hindi yung size nung inyong ilalagay. So, bahala na kayo kung sa tingin nyo, dapat nakaganan. Alam niyo yung pinipilit isara, parang balik-bahin box. Hindi, kailangan naka-flat daw yon na 1.5 by 3 meters daw po yung sukat ng inyong box. Ano pa ba ang tinanong niya? Ah, pagdating dun sa presyo. So, pagdating dun sa presyuhan, pareho din daw yon. So, kung hindi ako nagkakamali at lagi ako nalilito, whether yung first 5 kilograms, yung unang 5 kilo, ay 6,300 or 6,800. Lagi ako nalilito. Palibasang parehong may ganun eh. May ganun. Basta may ganun. Basta 6,000 plus yung bayad for the first 5 kilograms. So, hindi ko alam kung magkano, kung ilang kilo ang bigat niyan, pero nakasalalay sa bigat niyan yung presyo ng babayaran niyo po. Add ko na rin po sa information na hindi po lahat ng mga lugar sa Pilipinas ay naaabot ng EMS. Natatandaan ko po na nung unang beses ako magpadala sa Pilipinas, binigyan po nila ako ng listahan at tinatanong nila ako kung yung bang zip code or yung postal code ba ng padadalan mo ay nandito sa listahan. Dahil may mga lugar na hindi naaabot.
Naaabot via EMS po. So, pag magpapadala po kayo sa Pilipinas, pwede nyo rin pong tanong ito sa post office na, eto ba, pwede po ba ako magpadala dito? Kasi kapag wala sa listahan, hindi po nila kayo matutulungan. Or, there was also this one time, sabi ng staff sa post office, pwede naman yan eh, na ipadala namin siya doon sa, kung hanggang saan lang namin maaabot na EMS. Tapos, kayo na lang ang kumuha. E di, syempre, mas troublesome yung ganon. Kaya, mag-switch na lang po kayo sa balikbayan. Sa mga balikbayan boxes, kasi yon for sure, di ba? Makakarating at makakarating yun since wala naman silang mga limited areas, if I'm not mistaken. Pero via EMS po, may mga areas po na hindi po kayo makakapagpadala. So, check nyo po muna bago po kayo magpadala. Anyways, yun lang po. Maraming salamat!